Pwede ako kumakaya mo. Yeah. Oo, natin yun. Ito na nga yun eh. Kaso ang problema, kapag ka-press siya, pwede niya ibaling sa bisyo. Opo, yun. Yun yung hindi okay. Mabalik na naman po siya sa bisyo niya. Gano'ng kahaba yung nilalakad mo? Ay, malayo doon. Yo mga kababi, isang mabagbalang araw po sa ating lahat. Ayun nga po, kumusta po kayo lahat? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan mga kababi. Ano? Ayun na, dito si Burno. Hello po mga kababi! Mabagbalang araw po sa ating lahat. At syempre, hello po mga kababi. Mabagbalang araw po sa inyo lahat. At syempre, si Cyclops. Uy. Yay! Yay! Zombie. Magandang na tanghali po mga kababi. At syempre, si Kuya Bong. Syempre. Magandang gabi po. Magandang gabi kahit sobrang liwanag. Tindi ng araw. Eh mga papi, ano, kamusta po kayo lahat? Eh, kamusta kayo? Kamusta kayo? Ayos lang po kami lahat. Ayos lang kayo. Miss ka, Babs. Niya pa rin ako nandito naman. Bakit kayo ganyan? Parang sabay kayo kumain kanina ni Babs. Oo. Kumain tayo kanina sa bahay ah. Kung nga Babs, saka pala galing Babs. Ha? Isa ka pa.
Ako din Papseng, na-miss kita eh. Ay, grabe si Boyet. Lagi ka na sa ano, kwarto ah. Uy, nasa kwarto ba? Lagi ka nag-edit. Oo, oh, siyempre. Edit mo nga to. Itong dalawa, edit mo to. Ano gagawin natin? Ang ginagawa niya. Pagpalitin mo na nga mukha. Lugi siya. Uy! Nakakamiss din siyempre si ano, si... Si Cyclops. Ay, si Cyclops. Si Boyet. Oh, si Boyet ang nakakamiss din eh. Hello po mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ingat po kayo sa inyo po dyan, Boyet, Kansan. Boyet, maputol kita. Ano masasabi mo sa gupit ni Papa? Ay, napansin ko nga yan, Papa Jinx eh, kanina eh. Oh, ano? Bakit nga iksi na yan? Sobra iksi ba, Boyet? Yung gilid lang. Ay, yung gilid. Sabi ko kasi dun sa nagupit. Ano eh, tawag dito, ewan ko ba? Sino ba yan, Pap? Susumbong natin kay Kuya Bunok. Hindi, okay lang yun. Ayaw mo na. Para pagupitan din ni Kuya Bunok. Mga papi, proud ko nga po yung vlog ni Papa. Actually, nag-usap na rin kami ni Papa, no, ni Ka-Business. At, yun, bumiyay kami dito sa Fairmed. Tagal-tagal din hindi kami nakabalik dahil, di ba nga si... Ate Kayla ang pinapa-check up ko rito. At hindi ko rin sukat akalain na babalik ako dito pero si Kuya Bong ang kasama. Mga kababi. At nalulungkot ako siyempre. No. Kuya Bong. Ilang araw absent si Kuya Bong? Isang linggo, no? Isang linggo rin tapos eh. Isang linggo tapos ngayon ay nagpapaalam babakasyon daw. Kuya Bong, saan ka magbabakasyon? Naman. Bakit ka naman magbabakasyon? Ay lang, araw lang naman. Eh, hindi ka naman ano sa bahay, para kang nagbabakasyon lang sa bahay. Hmm. Diba? Lang, ano gagawin mo? Ano nga? Basta bakasyon lang muna. Kay Kuya Bong lang ako nakarinig ng bakasyon tapos dyan lang. Hindi nga Kuya Bong. Oo. Mga gano'ng katagal po? Ay lang, araw lang naman. Ay lang araw, isang linggo, gano'n. Isang linggo ulit. Oh. Kaya kapukas, papasok na ka. Tapos sa Lunes, papasok ka na. O kasi ang araw ngayon po, mga kapapi, na tinitake natin itong vlog na ito ay araw po ng Lunes. Lunes. Oh. At yun nga, sa mga nakapanood ng vlog naman ni Papa, huwag naman po din sana ma-misinterpret ng iba na, siyempre, yung mga nangyari, mga nasabi doon sa vlog na yon. Ano po yun, mga kapapi, may mga purpose po yun. Meron, no? Saka meron yun, mga pagkaalala. Pagkaalala, siyempre. Pagmamahal. Pagmamahal. Saka yung mga panghihinayang, meron din. Kami, Kuya Bong, nanghihinayang kami kasi siyempre, ang dami na nating napagdaanan eh. Diba? So, tapos ngayon eh, para bang bumabalik ka sa umpisa. No, parang makabalik ka sa dati. Ano, payat mo. Ilang araw kang hindi pumasok, payat mo. Eh, tapos yung bike mo pa, wala na. Ano ba nangyayari? Pwede mo ba sabihin sa amin? Nabilinta ko. Bakit? Eh, may pera ka naman. Ba't binenta mo? Wala. Eh, anong magagamit mo nun? Dati pa rin. So yun nga, bumabalik ka nga ulit sa dati. Dati lang ulit. Pambihira ka naman, oo. Oh. Huwag naman, sayang naman. Sayang, pinundar pa. Oo. Oh. Kaya ito, mga kapapi, nandito kami ngayon kay Doc Vincent. Samahan natin si Kuya Bong. Si Lapapa po ay nag-asikaso naman patungkol dun sa paglilipat, lipat bahay nila. Kuya Bokmoy ba? Tama. Oh, ayan, panoorin nyo lang po dun sa vlog ni Papa. Ano yung mga kaganapan po doon. Dito naman, sa doktor naman tayo. Pa-check up natin, mga kapapi, ang agarang pagpapa-check up kay Kuya Bong, ano na ba nangyari. Kasi, dati, nung nagpa-vitamins siya, okay naman okay. Eh, dire-diretso pasok, 10 buwan nga, walang absent eh. Walang ba? Absent yun, walang palya. Maaga pa. Nakakamiss si Kuya Bong. Ang dapat natin mamiss si Kuya Bong. Hindi si Papa din. Medyo klam, mga kapapi. At, pagkagising ko sa umaga, andyan na siya eh. Ngayon eh, wala nga. Ang dami na rin nakakapansin na wala si Kuya Bong. Eh mga kapapi, antayin lang po namin si Doc Vincent at
On the way na rin daw po, mga kababi. Medyo traffic lang dito sa lugar na ito, pero tiyaga lang, no? Kuya Bong, ipapacheck up ka po namin, ha? At nag-usap naman na kayo ni Papa, no? Wala naman ituturok sa'yo. Wala naman. Ano lang ito, kumbaga, malaman natin ano yung mga nangyayari sa'yo sa pamamagitan ng espesyalista. Kaya, ay, kay Doc Vincent, no? Tapos, sakali man na may reseta ulit na mga vitamin sa'yo, eh, sana, Kuya Bong, yung mga sasabihin mamaya ni Doc, isusundin natin, no? Kasi para sa'yo po yan. Ha, Kuya Bong? Oh, gusto ko ba sabihin? Wala. Pagbihira. Wala naman. Tsaka yung ano, yung vitamins na yung ano sa'yo, iti-take mo yun, ha? Huwag mong ano. Ngayon dati, lagi mong tinitake, di ba? Tapos okay ka, di ba? Ngayon, hindi. Kaya kailangan, i-take mo yun kung ano ibigay sa'yo. Hmm. Ha? Huwag sayangin lahat ng ano, mga tawag nito, effort. Lalo yung Papa Dins, oh. Dito, Papa Dins. Hindi ka naman namin papabayaan dito kami. Diba? Di ba? Hindi na ba magbabago isip mo kayo, Bong? Babakasyon. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ba, Kuya Bong? Tuloy pa rin yung bakasyon. Hindi mo ba kami mamimiss? Mamimiss ko rin kayo sa akin. Oo. Hindi pa rin kayo. Nagbakasyon na tayo sa Mindanao. Abitin ka pa ba nun? Alos tatlong linggo na. Alos tatlong linggo yon. Hindi nga yun, Pops. Bago tayong malis pumunta Mindanao, di ba? Oo. Oh. Nagbakasyon na rin siya eh. Nauna na nga siya nagbakasyon nun eh. Nauna ka na nga eh. Kira na naman, oh. Bakasyon tayo Mindanao. Tsaka di, sa bahay, hindi ka naman napapagod dun. Oo, kaya magyagawa eh. Kain. Kain ka lang dun. Bahay. Kain. Tapos nung umabsent, ayan, tingnan mo. Bumayat. Bumayat. Tapos hindi na nga nakakapag-bike, naglalakad. Pasaway ka na eh. Kaya Bong, huwag naman ganyan, no? Alam kong alam mo naman yun eh. Ba? Kasi so, mga kapapi, antayin lang po namin si Doc at balikan po namin kayo. At sana po ay keep praying sa kalusugan ng ating Kuya Bong dahil mabalik nga po sa dati. At yun nga, yung nagtitake na naman kasi siya daw eh. Nung hindi na dapat yun kasi pinagbabawal yun eh. Oo. Makakasamahin sa'yo Kuya Bong, malaking epekto. O yan, bumagsak na naman katawan mo. Pero ito mga papi, pairalin natin yung pag-ibig, pagmamahal natin para kay Kuya Bong. Yung pagmalasakit natin kasi wala na, may bang magmamahal dito kundi kami. Diba Kuya Bong? Parte na ito ng pamilya namin si Kuya Bong eh. Nakakaano lang yung babakasyon siya. Saan ka pupunta? Yun yung nakakabahala. Ano may nagtanong si Papa dun sa isang vlog niya eh. Meron ba kayong usapan ni Ate Clarissa? Wala. Sigurado ba yan? Wala. Oh, hindi, sa amin naman, kung may usapan kayo, sabihin mo. Para alam namin. Eh kung meron lang, sinabi ko na. Eh minsan nga, hindi ka nagsasabi. Wala. Tapos meron pala. Tapos magugulat kami, meron pala. Wala. Sa amin gugulatin. Oo, kami, okay naman kami, open kami sa lahat, Kuya Bong. Ang sa amin lang, yung bang alam din namin, hindi yung magkagulatan na lang tayo. Diba? Kasi parte mo, pamilya kami, eh sa amin ba, pamilya ba kami para sa'yo? Diba? Doon pa lang malalaman mo na yun. Concerned kami, at hindi ka naman namin nahadlangan. Diba? Ang sa amin lang, alam namin, diba, Kuya Bong? Si Papa Dins. Hindi ka pinababayaan, pinapakita sa'yo yung tunay na pagmamahal. Eh, mahal ka namin eh. Dito kami para sa'yo eh. Dapat yung pagmamahal na yun, tumbasan mo. Mahal mo ba kami? Ano man? Huwag ka na magbakasyon. Hindi pwede. Ilang araw lang naman yun. Kaya talaga, ilang araw lang yun. Eh, hindi ka pa nga nakakalis. Namimiss ka na namin eh. Para kaya yun? Ilang araw lang yun. Pero babalik ka. Bong. Nag-promise naman ako sa babi ko, pero ako lunis ha. Sige, yan ang usapan natin ha. Pagtapos natin dito. Hindi pa ako nakainom yan. Ha? Hindi nakainom yan. Hindi nakainom ng... Promise.
ay yung promise mo, yun ang ibig mo sabihin. Kasi iba ang promise pag nakainom, ano? Oo, ibang promise yung pag nakainom. So yan, totoo yan. Totoo yan. Mula saan yan? Sa puso, sabi. Mula sa puso. Okay, tatandaan namin yan, webo nga. Hindi pa nakainom yan. Opo. Promise yan, ha? Opo, opo, tatay. Opo, tatay. Joke lang po yan, joke lang po yan. Opo, lolo. Ano? Opo, lolo. Eh, mga babing, balikan ko po kayo. Banat-banat lang tayo. No? Ito na si Doc. Ito muna kami. Sige, pa. Dito lang kami, pa. Ano? Kaya po. Dito. Kalakot doon. Dito. Dito. Kala ko doon tayo. Dito. Meron na po. Ay, wala pa ba? Oh, sige, pa-fill up na lang kay Rebornok. No, pa-fill up na lang. Masok kayo po. Ay, hello, Dok. Halika, pasok. Magandang hapon po, Dok. Ang ganda mo aga po. Hindi ka po. Ay, Dok. Kamusta po? Alam, kamusta po? Kamusta po? Hindi. Dok, ayun na, long time no si po, ano? Oo nga, ano nangyari kay Bo? Eh, ayun po. Bumagsak ang katawan. At bumabalik na naman po sa dati, Dok. Bakit? Ano nangyari? Nasa inyo ba siya? Nasa inyo ba siya? Opo, kaso isang linggo po siyang hindi pumasok sa amin. Kaya, ayun. Isang linggo? Opo, isang linggo. Ano? Wala po ako po ang Dok, no? Sige, usap lang kayo dito. Sige, kamusta ka ngayon po? Okay naman po. May ano ka ba kayo? Nararamdaman ka? Wala naman po. Wala naman? Tara, tingin mo record. Sige. Anong naramdaman mo? Wala naman. Wala naman. Sige, kamusta ang tulog mo? Okay lang ako. Diba eh dati po doon, diba nagbabitamins po siya? Oo. Oh. Nung nagpa-vitamins po siya, galing po sa inyo, di ba? Ayun, nawala na naman yung dating, ano niya, sigla niya. Nung nawala yung vitamins po, nung naubos. Ayun, sabi po ni Papa, pa-check up daw po sa inyo ulit. Sige, ano ba napapansin niyo sa kanya, outside? Napapansin po namin sa kanya, para bang sineselebrate niya naman, niya naman niya yung sarili niya. Dati hindi naman nag-take siya ng vitamins niya. Gusto niya parang siya lang mag-isa. Ano? Tapos ngayon, magbabakasyon na naman daw po siya. Saan? Hindi ko alam. Saan ka nagbabakasyon? Alam. Saan naman? Palipas. Palipas, gano'n. Pero saan siya nagtatrabaho? Sa inyo? Ako, sa amin. Oo, oh, okay pala yun mo eh. Bakit? Alis ka pa. Ano nangyari? Ano ka ba? Ang sabi mo kay Dok lahat para... Ano ba? May nakaaway ka sa'yo? Ano naman ba? Ano nangyari? Bakit ka alis? Pero may ano ba gumugulo sa isip mo? Wala ka naman na naman gumugulo sa isip mo. Okay. Sige. Kamusta yung tulo mo? Ano ka sa'yo tulo? Okay naman po. Eh, yung pagkain mo. Kamusta yung pagkain? Okay naman. Pero may meron kayo napapansin sa kanya? Meron po. Kagaya ng malimbawa, nagbibenta na naman siya ng mga gamit niya. Gamit? Oo po. Gamit na kapulit. Kagaya ng bike niya, binenta na naman niya. Binenta pala niya. Yung motor? Oo, yung... Bike po. Na ay, ipadyak. Ipadyak? Oo po. Hindi ba siya kalmado sa... Sa... Inyo? Hindi ba siya kalmado? Meron pa kinakikita na siya ay... Aborito? Aborito? Wala naman po. Ang ano lang, lagi lang siyang pag halimbawa, tapos kami mag-vlog, ganyan. Minsan, gusto niyo mapag-isa siya. Ang ginagawa niyo. Ang malalim ang iniisip ko. Hindi yan. Uh-huh. Pero ano ba yung mga... Ano ba yung iniisip mong... Bong? Pwede mo sabihin sa amin, Bong, para ano? Lalo? Hindi kasi po pwede. Huwag kang mahiyak. Para matulungan ka namin. Wala po. Oh, kasi pagka... masasabi mo yung mga hinanaino mo, maano natin yan, matutubok natin kung ano talaga yung naging problem mo, ano yung pinaka-main root mo, main cause na problem mo, at saka yung maaaring ibigay natin yung mga gamot para sa iyo. Kasi very important kasi yung ano eh, yung
pagiging honest, no? Kasi ang pinunta mo dito ay para gumaling, syempre. Ang ipunta mo dito sa atin para gumaling, okay? So pag mayroon ka nararamdaman na hindi okay sa iyo, sasabihin mo yon para mag-guide natin, no? At saka mabigyan ka namin ng tamang abiso at gamot. Ano ba yung mga napakansin mo? May gumugulo sa isip mo? Masakit ba ang dibdib mo? Wala naman. May hinahanap ka ba? Wala naman. Wala naman. Nakakatibang po katawan mo? Wala naman. Okay? May gusto kang makuha? Ano ba nararamdaman mo? Sige. Pero yung mga gusto nila ginagawa mo, na gagawa mo ba? O parang may pumipigil sa'yo? Ano? Kunyari, may gagawin ako isang bagay, tapos pili lang magbubulong sa'yo na, hindi, huwag mo nang gawin ka. Sige, diyan ka na lang muna, lumayo ka na lang muna sa kanila. Wala naman. O sige. Wala ka bang mga hypertension, high blood, mga ganyan? Hindi mo lang high blood eh. Oo. Pero wala ka bang ininom na gabag dati? Mga vitamins? Dati po, Dok, nung pinerehab po namin siya, may ininom po siya yung liver aid. Yung para sa kasi yung vitamins kasi sa liver yun eh. Baka malakas siya uminom. Talaga ako uminom kasi malakas. Ay, ngayon ba? Uminom pa pa rin ba kaya? Uminom pa rin po. Uminom ka pa rin? Bihira na ka lang po. Hindi na ganang malakas. Hindi tulad mo na araw. Bihira sa akin ngayon po, isa na lang po. Nabote na lang po. Sa isang linggo, ilang beses ka uminom ng gawin? Sa isang linggo, ilang beses ka uminom na alak? Sa dalawa, kanya. Ipagkita naman ako. Ipagkita naman. Sigarilyo? Hindi. Yossi? Hindi ka naman yung Yossi ko eh. Wala ka bang mga tinitik na mga kamot? Mga bato, ganyan? Ano lang po yan? Meron ka pang tinik na bato this past 2 days or what? Last year, last week? Yun nga din po, inamin niya rin sa amin na nag-take siya naman. Meron siyang history kasi. Okay. Sige. Ganito yan, no? Kasi syempre, pag tinigil mo kasi yung gamot, no? Tulad ng mga gamot mo lahat mo nakaraan, syempre, babalik yung mga symptoms mo. No? Lalo na pag nagkakaroon ka ngayon ng mga problema o kaya, mga hindi pa kakunawaan, no? Pwede mong ibalik doon sa bisyo, no? Na ginawa mo dati, yung mga nagiging problema mo ngayon. Kaya mas mainam talaga na masabi mo kung ano talaga yung mga dinadamdam mo para masabi natin kung ano talaga yung pinaka-main problem mo at matulungan ka namin. Okay? Siyempre, yung mga ganyan mga bagay, siyempre, very amen, di ba? Para sa iyo, parang iniisip mo na ako dapat confidential to not yung mga nanonood na mga tao, no? Pero mas mainam pa rin talaga na maging ano ka, no? Maging totoo sa sarili mo para matulungan mo rin yung sarili mo kasi kung meron kang ihahay sa sarili mo para hindi ayaw ko sabihin ito eh hindi ka rin matutulungan ng mga tao na nakapalibot sa iyo. Okay, sasabihin mo kung ano yung mga nakikita mo na ano mo na lahat naman ng tao ay may problema, di ba? Lahat naman tayo ay may kinaharap ng problema. Yun nga lang, syempre, nagkakaiba tayo kung paano natin solusyonan yung mga problema natin. Pag meron naman tayong mga nakikip problema, pwede naman dating sumangguni sa mga kaibigan natin, mga pagkakatiwalaan na kaibigan natin, okay? Sa mga magulang natin, no? Sa mga kapatid natin na kung ano yung mga nararamdaman mo para sasabihin mo sa kanila, no, nanay, tatay, may ganito akong problema, ano ba may papayo nyo sa amin? At papayuan ka naman nila, syempre, anak ka nila, eh, diba? Meron ka pang mga anak, meron ka pang nanay at tatay, okay, mga mag-anak na nagmamalasakit sa'yo, mga kaibigan. Mas mainam talaga na masabi mo yung mga nararamdaman mo upang matulungan ka rin nila kung hindi mo kaya solusyonan ito ng isa. Kasi mahirap kasi kapag hinikimpin na isang tao yung kanyang mga nanahin sa buhay. All of the sudden, baka bigla ka na lang mag-breakdown. Yung isa sa mga
iniisip natin ng mga ngayon, mga remedy, no? O, para matulungan. Yeah. Actually kasi, Doc, kaya pong wala na rin yung pamilya. Bali, ang nagsisilbing nanay tatay sa kanya, si mama at si papa. Ayan. Sila, pwede mo silang ano, pwede kayo makasabangguni sa kanila kung ano yung mga advice nila. No? O. Pwede yung makasasangguni sa mga nakakatiwalaan mo mga tao. O pang, siyempre, mas madali kasing i-ano, share yung problem mo sa mga pinakatiwalaan mo. Para mawala din yung mga kinanain mo sa buhay. Siyempre, may mga, siyempre, alam ko, mayroon ka pinagdadaanan. Hindi ka din alam kung ano ngayon. Pero, siyempre, dumarating sa oras yung mga ganyan, kondisyon, senaryo, no? Na kailangan natin talaga solusyonan. Kasi lahat naman ng problema ay nakakaroon ng solusyon. Okay? Ako naman, dahil ako isang doktor, ano kita, tutulungan kita kung ano yung mga nararamdaman mo. For example, hindi ka makatulog, ikaw ay naging aborito, restless, no? Nang magbibigyan ka talaga ng mga gamot para medyo kumondisyon yung utak mo, kumondisyon yung pakiramdam mo na maging okay ulit at makapag-function. Kasi syempre, pag meron kang iniisip, inaalala, hindi ka makapag-function. Hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin dahil may mga sintomas sa'yo na pumipigil. Okay? Ngayon, siyempre, sabi nga ni Papa din sa iyo kanina na ikaw ay malakas sa minom na alak. Tapos, meron kang history dati. No? Ano ba ang mga side effect nun? Siyempre, lahat ng mga ganyan, toxic sa katawan niya, lalong-lalong na toxic yan sa puso. Okay? Ito kasi yung puso natin. Kung mapapansin mo, ito ang normal na puso. Ayun. Okay? Yan ang normal na puso. Ngayon, kapag ang isang tao nasusobrahan ng alcohol, no? At saka nasusobrahan, syempre, iba, nakakapag-take ng mga pinababawal na kamot, no? Itong puso natin, nagsasuffer yan. Okay? Nagsasuffer yan. Ang nangyayari sa puso natin, lumalaki. Imbis na ganito ang tsula niya, nagiging ganito. Yan. Okay? So, ganyan siya. Ngayon, ang puso natin, no? Kung ano yung inilikha ng Diyos, yun lang dapat. Okay? Pero ang puso natin, kapag naabusado, syempre, lumalaki yan. Nakakaroon na tinatawag na heart enlargement o cardiomegaly. Okay? Kapag ang puso natin lumaki, maaaring magkaroon niya pinatawag natin na cardiomyopathy. Okay, ang cardiomyopathy, ha? Yung muscle ng puso, okay? Yung muscle ng puso, ayan, nanghihina yan. Okay? Imbis na ang tibok ng puso mo ay ganito, ang tibok ng puso mo ngayon ay ganyan. Okay? Kasi nanghihina yung mga muscle sa loob ng puso natin. Nanghihina ito, kumakapal yan at saka nanghihina. Okay? Kumakapal yan at nanghihina. Ito, ang tawag dahil nakakaroon tayo nagtatawag na toxic cardiomyopathy. Okay? Nanghihina yung puso natin. Toxic cardiomyopathy dahil toxic kasi yung alcohol at saka yung mga pinababawal na kamot, sinisira niya yung mga cells natin, yung mga myocytes na tinatawag. Siya yung napapahina sa puso. Okay? So, may kailangan din natin obserbahan yung puso mo. Tingnan natin, siyempre. Kasi siyempre, pagka nakaligtaan natin yan, mas malaki yung magiging problema mo in the long run. Okay? Imbis na yung life expectancy, sabihin natin, normal kasi na Pilipino life expectancy lalaki ay 8 years old, no? Bababa yan ng 20%. Okay? Bumababa yung percentage ng life expectancy kapag ka naabuso yung puso. Okay? Hindi lang kasi puso ang naapektuhan, pati yung utak. Yung brain natin na apektuhan din yan, kaya nagkakaroon din tatawag na impaired judgment. Ibig sabihin ng impaired judgment, yung decision mo sa buhay, okay, nandiyan rin, nasisira din yan, no?
di ka makapag-desisyon, yung mga ginagawa mo para hindi mo magawa. O kaya yung tamang judgment sa isang bagay, medyo naputol. Namamaling judgment mo. Yung tamang pag-desisyon. Oo. Yung ibig sabihin nito. Kaya minsan, yung mga pasyente na ganyan, no, hindi nadaan nila pag walang-walang talaga, wala silang maging masabihan, o kaya masabihan mga kapamilya nila, mabigyan na lang sila napapatiwakal. Okay, kaya very important yung suporta ng pamilya. Kaya dapat pag sasabi ka, Bob, ano ba yung mga nararamdaman mo? Kasi ay, kung hindi kaya ng solusyon ng sarili mo, pwede mo isang muni sa ibang tao para matulungan ka. Okay? At hindi pwede ibarin itong problema mo sa pagbibisyo. Kasi kung puro bisyo na lang, pag ito, makasasaper yung ano. Puso natin, mahirapan. Hindi lang utang, hindi lang puso, pati lahat ng internals natin, magsasuffer, pati liver mo, kidneys mo, lahat. Masisira pagka naabuso ng bisyo. Okay? Sige, ito ang gagawin natin. Yung gamot na binigay ko dati, yung modify natin yun, no? At saka, okay lang pa na makita ko yung kanyang ma-ECG natin siya sa puso. Okay lang pa? Para makita rin natin kung ano ba estado ng kanyang puso. Kasi matagal na rin siyang hindi nakapag-check up eh. So, tingnan natin yung estado ng kanyang puso. At saka, bigyan natin siya ng gamot. At saka, balik kayo dito. Gusto ko magparan. Okay lang na ba na magparan tayo ng test sa kanya? Yung mga test para overall makita natin. No? Kasi gusto lang natin bumaling si Bob at saka malakas, di ba? Yun ang naman ang goal natin eh. Maging okay si Bob at makampanan niya yung mga issues niya na ginagawa niya. Yan ganyan, napapagtulong. Okay yan, maganda yung mga dekain ni Bob. Pero yun nga lang, syempre, darating yung oras na parang na, ano siya, na parang na overload pa. Oh, tsaka yung parang napapagod siya, na-overload siya, tsaka nagubuluhan. Apo. Oh, yun yung isa sa mga kailangan natin tutukan. Ano ba yung mga kumukulo sa iyo, Bob? Okay? Masasabihin mo lang para hindi ka kumukulo. Pwede mong sabihin, kapatid, so, kaya kay mga kay Mr. and Ms. Katinis, no? Hindi mo lang kung ano yung mga talagang mo. On cam or off cam, okay lang. Basta masasabi mo ano ba yung nasa puso mo at nasa isip mo. Okay? Sige. Okay, magaling na lang muna for the meantime. At saka, ano muna, i-ano kita, bigyan kita ng gamot at saka vitamins mo, ha? At saka pa ECG muna kita. Okay? Sige, sige. Saan po tayo mag-ECG? Dito na lang. Dito na lang. Masabi ko lang yung sekretary. Sige po. ECG daw po. Ito. Ay, sige Kuya Pong, mga kababi. Yung ECG Kuya Pong, tingnan lang yung, yung heartbeat. No? Alam, ituturok sa'yo. Ano lang yan. Papakinggan lang yung puso mo. Ano yung estado. No? Magka may mga... Pagkili ko lang siya, pasyente. Kung may mga iniisip ka, sabihin mo sa kanin. Kasi hindi naman po pwedeng wala. Diba? Bebo. Sige. Set up tayo na. CG. Okay, bong. Hindi ako wala doon. Shaira po. Saan po ang ulo, Dok? Dito lang ulo. Dito daw ulo kayo, Dok. Yeah. Wala ka naman mga metal? Wala ka metal? Wala naman. Relax ka lang po, ha?
Minor issues lang naman sa puso niya. Nga po. May mga minor issues lang naman. Pero hindi naman ganun kalaki yung puso niya. Proportional lang naman ito sa kanyang sa kanyang edad. Nga po. Doon ba siya tumitira sa inyo? Hindi po. May bahay po siya sarili. Nga po. Pero dati, dati doon po siya. Oo nga eh. Pero nakikita ko nga eh. Ibig sabihin wala na si Bong sa kanilang na Disney. Opo. Ayaw rin po matulog doon sa bahay. Yun ang kasama niya doon sa bahay niya? Siya lang po mag-isa. Ah, ganun? Kasama ka ba doon eh, Bong? Matutulog? Hmm. Na baka mamaya may kasama ka din mo siya na. Bahay, pwede pa. Bahay, pwede pa. Bahay? Pwede pa. Wala. Bahay ang kailangan ko. Ayun ang inaano niya doon. Bahay ang kailangan ko. Yun ang isa sa mga mabigat na pinagdadaanan niya. Gusto niya nga ng... Meron pa siya asawa dati? Asawa ba? Meron pong naging girlfriend siya, di ba? Pero asawa? Anak? Wala rin po. Anak? Wala. May naging anak ka ba dati? Wala. Anong pinakakabalahan mo ngayon maliban sa business? Meron po ba ibang pinakabalahan ko? Nakakabalahan? Meron po. Nangangalakal ka pa ba? Meron. Hindi na. Bihira ang anak. Bihira. Eh, nang isa sa mga obserbasyon namin doon, yung sa lap leg nga po niya. Sinasaktan po ito eh. Nasaktan. Kaya po. Oo. Pero, may mga ano pa sa'yo po, parang bumubulok sa isip mo. No. Okay. So, wala ka naman nararamdaman na anything? Lulungkot ka ba? Lulungkot? Lungkot? Nag-iisa lang ako. Nag-iisa, lulungkot ka? Oo. Ito mo, pag nagulok sa inyo, kumalay ako. Oo, bakit? Kasi nga, parang naimbit ka sa may asawa. Siyempre. Yun yung iisip mo. O, yun nga po ito sa love life ito. Kasi nagkaroon po siya ng girlfriend dati. Mm-hmm. OFW. Kanya nga lang, para bang... Hindi pa nagpaalam. Hindi man lang magsabi sa kanya. Kailan ba yung bagong last year ba? Last year lang. Mm-hmm. Doon ba nagsimula lahat? Kaya ka nangalakal? Hindi. Ano po? Dati nangangalakal talaga siya. Nung nakilala namin siya. Kami-miss pa ako nun. Tsaka yun talaga, talamak ang mission niya noon, noong time na yun. Nagbagong buhay, nagbago namin, hanggang sa nagkaroon ng love life, ng girlfriend. Tapos nung nagkaroon, eh, hindi naman siya tinuluyan. No, Kuyabo? Ano ba ginawa sa'yo? Hindi tinuloy, ano? Kung hindi tinuloy, eh, nalaman siya. Nalungkot na naman. Sa dati. Kaya ito, inaagapan nga po namin kasi baka mamaya, ma-depress. Oo, nating yun. Ito na nga yun eh. Kaso ang problema, kapag ka-depress siya, pwede niya ibaling sa bisyo. Opo, yun yan. Yung hindi okay. Mabalik na naman po siya sa bisyo niya. Yun yung, kasi doon siya mag-ano, no? Magdi-depend. Dito, oo, yun yung parang coping mechanism niya na, malungkot ako, kailangan ko mag-bisyo. Ano ba yung bisyo ko? Ano makulala? Ano ako, mag-drugs ako, or anything, no? Yun yung magiging vision niya. Hindi niyo mapipigilan niyo kasi yun ang outlet niya. Ako. O, bago pa tayo dumating sa punto na yun, agapan na natin. Ano ba, paano ba natin tumagapan? Number one, very important, family support. Ngayon, kung nanubos na ulila na si, ano, si Bong, o nandiyan naman kayo na sumusuporta, kaibigan niya, si Mr. and Mrs. Kabusiness, diba? So, sa kanila ka, sa isang guni, ano ba yung mga nalalamdaman mo? Number two, siyempre, self-discipline. Kasi alam mo na mali yung bagay na yun, bakit mo pa siya gagawin? Tutulungan mo rin sarili mo na, dapat dahil may problema ako, huwag na akong mag-bisyo kasi alam ko na masama ito, dito makakatulong sa akin. O kaya, sige, magsusugal na lang ako para sumaya ako at dumami ang pera ko. Miss na mangyayari dyan. Hindi ka nagsusugal. Problema dyan, pag nagsugal ka naman, at ikaw ay may depression, anxiety, pag natalo ka, gusto mo lagi ng taya ka ng taya. Kasi saan naubos na yung pera mo? Diba?
ko. Number three, syempre, o gamot mo, syempre, para maging stable yung mind, di ba? O, kailangan natin magbigay ng pagpakalma ng isip, tsaka para umayos din ang tulog mo. Kasi pag ang isang tao ay hindi magandang tulog talaga, masisira talaga yung araw mo. Ha? Pinalang mo na gagawin natin. Wala ba na problema sa kanyang pagkain? Wala ka bang problema sa pagkain? Wala ko. Okay, pag ikaw ba'y naglalakad, gano'ng kahapay nilalakad mo? Ay, malayo do. Okay, hindi ka ba nahihirapang huminga? Pag naglalakad ka, madaling mahapog. Pag umakit ka ng second floor, hindi ka ba parang hinihingal? Hinahapon ng hininga? Gano'ng kataas yung... Gano'ng kataas? Pag gano'n lang, hinahal ko agad kung gagat ang hinahal. Hinahal ko niya kung gagat. Hindi, sabihin niya, gano'ng kataas? Gano'ng bago ka mahihingal? Second floor, hinihingal ka pa? Kasi siyempre, pagka kunya, punakakbang mo pa lang, hinihingal ka na. Walang gano'n ba? Walang. Sige. Pagka natutulog ka, ilang ulan ang gamit mo pag natutulog ka? Salam. Salam. Hindi ka pa parang nalulunod? Sakto lang po. Okay, so straight ka pa, matutulog ka, hindi ka nahihirapang umakyat ng second floor, third floor, layo ang nilalakad mo. Layo. Hindi ka ba nagkakaroon ng chest pain? Parang bigla pagsakit ng dibdib, parang may nakadagan, o kaya parang pinipilipit. Wala lang po. Okay. So, totoo yung sinasabi mo, ha? Wala lang po. Kasi very important yung sa puso. Okay? Umiyatan, sinabi ko. Sabihin mo yung totoo. Okay. Wala lang po. So, wala. Mahirap magkagulatan. Eh. Ikaw ba eh, ano, na kakaroon ng parang pagkamalisa? Wala. Ikaw ba eh, parang pagkasagabi? Pag sa gabi, marami tayong iniisip, pwede ka makatulog. May ganun ba? Ano? Sige. Minsan, maaga ako natulog minsan. Sige, tatanungin kita. Ano ang naging problem mo? Problema sa'yo? May problema ka ba? Iniisip. Tatanungin kita ngayon, may problema ka ba? Babae. Babae. Yung problem. Yun talaga. Sige. Meron bang may re-reseta dyan, Doc, ng lab life? Meron. Yan tarapin niya, magiging basta magiging ano ka lang lagi, di ba? Positive outlook lang sa buhay mo, di ba? Dapat magiging ano ka lang lagi, di ba? Iwasan mo yung mga bisyo, yan, okay? Kasi pagka nakita ng babae, layo na nila yun eh. Pag may mga bisyo, di ba? Gusto nila talaga dapat ano yung matino niyan. Ibig sabihin eh syempre ayaw naman nilang i-depende yung sarili nila kapag ang isang tao ay karumbado o kaya may mga bisyo. Ayaw nila yun. Siyempre nakatakot din sila. Ano ba ako mga nagiging alanganin ang buhay ko dito o kaya nagiging alanganin ang aking kinabukasan dito. Pakita mo lang sa kanila na ikaw ay persistent. Na, na okay ka kausap, maganda yung iyong pananaw sa buhay. Oh. Okay, huwag ka malulungkot. Siyempre, darating din niya. Oh. Di ba? Ano ba na bang mayari sa doon sa ila? Kay Kayla po. Isa pa yun. Akala ko ba naman eh, akala ko po may ano kayo, nagbibigaw ko kayo. Ano po kasi, tawag dito, hindi na rin sumasama sa akin si Kayla ngayon. Ah, baka kayo, kaya siya natatang nalulukot siguro. Kaya hindi ko rin magkasabay si Ako, hindi rin stable kasi si Kayla po eh. Sa ngayon, diba, hindi ko rin po nadala sa inyo. Oo, ayaw kasi niya magpagamot, ayaw niyong sumama eh. Oo, ako, ilang balik din ako. Eh, siyempre. Siguro, kaya ganun din, nalulukot din ito. Kasi basta huwag kang magalala doon ko ha. Darating din yan. Huwag kang magalala dyan. Okay? Pero habang wala pa yun, Yabo, ayusin mo yung sarili. O siya, kaiwasan mo yung bisyo ha. Very important. Ang bisyo, lalo na yung alak at saka yung ano man yung mga tinitake mo, bawal yun ha. Wala bang nagulong sa'yo? Ano?
kung tatapin yung gamot mo, ha? Hindi na katulog. Hindi na katulog dyan eh. Oh. Magkabi, makaiba ka kami yan. Kasi mahal, mahal to. Makaiba kami yan, ha? Kay Ate Kayla. Oo, oh, kay ba kami. Sa Ate Kayla po kasi, mga papi, mga business eh. Binibila namin ng gamot, tinatapon. Sayang naman. Na? Magkaiba lang ako kami. Itong bibili natin, mahal yan. Mahal din. Hindi ka ba na, ano, na bihirapang matuto? Hmm. Ano ang sila tulog sa kagi? Minsan maaga, minsan... May kuryente ba sa inyo? Meron po. Meron naman. Hmm. Balik ba kayo after 2 weeks? After 2 weeks po? Oo. Okay po. Di ba sabi mo, kaliling ko lang naman papakasya? Lunes. Oo, Lunes ka na papasok. Lunes na po. Di talang kaliling ko. After 2 weeks na lang? Papasok mo na sa mga natin. Makala ako lunes na lang. Oo, okay lang ba pagpagawa ko ng test? Ngayon po. Hindi, di. Sa ano na sa susunod after 2 weeks na pagbalik nyo? Ako. Pagawa ko lang yung sa liver niya, okay lang. Kasi mataas up yun. Ano siya dati, mas lima rin. Ako. O, baka problematic yung liver niya. Para mga meron tayo mabigay na gamot. Sa kanila, ha? Bali, saan po gagawin niya ito? Kahit saan. Sa ibang, laboratory. Sa mga laboratory. Okay. Sige. Yung laboratory kasi dito, ginagawa pa na. So, next time, baka meron na tayo laboratory. Ako. Tsaka yung heart station nito, mag-alis yun, mag-inayos naman. Ha? Bravo. Then, yan po ipapasa namin. Pagbalik namin. Pagbalik na lang. Bravo. Ibig sabihin ito, ano, Bong, magpa-fasting ka. Ibig sabihin ng fasting, hindi kakain ng 8 oras. Okay? So, for example, nang kain mo ay 9, so, alas G's. Okay. Ibebara ako sa nagkumain. Kasi ibebara siya. So, fasting ka 8 to 10 hours, ha? Kasi pagkukuha na ka ng dugo, ibig sabihin nun, huwag ka muna kumain. Tubig pwede, pero pagkain, sorry, any carbohydrates, bawal. Okay? Ano na yan kung tapos na ng bakasyon? Oo, after na ng bakasyon. Madali kang naman yan, kuhanan ka lang. Sa ngayon, grabe ko, babae talaga. Hindi ako, baka meron po kayo papakilala sa kanya. Pagsunan ako. Pagsunan. Masaya lang po kasi ito, Dok. Masaya lang? Kaya pala, hindi walang asawa. Gusto ko, gusto ko. Pag-ayaw ka talaga. Si Kayla ba ay pasado sa'yo? Ayaw mo si Kayla? Ayaw. Patay tayo dyan. Wala. Okay. Hindi kasi na-obserbahan yung pasaway. Ayaw mo ng pasaway. So ako lang. So ito yun ha, Bong ha. Pagawa tayo ng blood test mo ha. CBC, lipid profile, FPS, SGPT at creatinine. Kailangan mo mag-fasting ng 8 hours bago ka magpakuha ng dugo. Okay? For example, ang huling kain mo ay alas 10 ng gabi. No? Kailangan, nasa laboratorio ka na ng mga bandang alas 8. Okay, alas 9. Ayan, ha? Apo. Bagay naman kung mapasok po ito. Ayan. Sige. Kahit sa ang laboratory, pwede naman. Sige. Okay? O, tapos, ito yung kanyang ECG o lumalabas na may mga minor issues lang. Meron lang siyang first degree AP block. Apo. Sabihin doon, yung mga sabihin nito, kapag wala naman pinaka-pathologic problem, itong first degree AB block ay yan lang. Normal. Anormal lang naman. Okay. No? Oh.
Tapos may mga sensitive testing changes na pagkain. Bawasan mo lang na lang ang makolesterol na pagkain, okay? Baka mahilig ka sa matatabang pagkain, okay? Tsaka ito yung kabag natin para hindi siya totally na ma-depress, okay? Bibigay tayo sa kanya nung tinatawag natin na escitalopram, kalahati lang ito sa gabi, after yung mag-dinner at tsaka yung ketamine, kalahating tablet bago matulog. Bila lang muna sa ngayon, pawalang kamot yan. At mag-usap tayo after 2 weeks. Okay? Itong mga gamot na ito, ito ay for your anxiety and depression. Para matanggal natin yung mga agam-aga mo pati pumuklo sa isip mo. Inumin mo lang ito sa gabi. Okay? Pagkay nato ka, matulog, huwag mo nalabanan. For example, sa gabi, inantok ka, pero nagkakapi ka pa rin. Okay? O, ganun. Pag inantok, sa gabi, matulog. Okay? Matulog. Hila lang muna for the meantime. Kaya mag-usap tayo ulit. No? After 2 weeks. Okay? Matulog. Oh, sige. Ay, salamat po kayo, baka teams, Wong. May tanong ka pa? Ito? Wala na. Wala na? Oh, sige. Ipunin mo yung mga tanong mo sa susunod na pagkita natin para masagot natin mo ano yung mga gusto mo tanong. Ha? Kamahiya, basta sabihin mo na paano ba yung mga nararamdaman mo, ha? Sige. Okay? Sige po, Doc. Maraming sige. Salamat po. Okay, welcome. Ingat kayo, ha? Okay, kapatid. Welcome. Hey, Doc. Sige po, ingat ko po. Malika, malika, pap ka, malika. Iwan ka nandito? Ayun lang. Doc, iwan ka na to. Ayun ka. May ganyan po talaga siya, okay. Palapiro. Okay. Ingat, ah. Ingat ako ako. Uy! Hey, Doc, thank you po. Ito ay kukumplay ko po agad. After 2 weeks, balik kayo pagka may mga laboratory test na. Opo, Doc. Salamat po. Okay, bye-bye. Bye-bye, po. Bye-bye, Paps. Yep. Ayun na, maraming salamat po, Doc. No? Yung sa mga gusto pong bumisita, dito lang po yan sa Fairmed po, no, Doc? Yes. Dito yung clinic ni Doc Vincent, mga kapapi. Okay. So, support din po natin. Sa mga gusto rin po, malapit din dito. Malaking tulong po yung ginagawa rin ni Doc. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye po. So, yung mga kapapi, ano po, pa-uwi na kami. Salamat po sa inyong pagsama. At bibili na rin po kami ng mga gamot na nireseta ni Doc. Ano po. And salamat din po doon kay Doc Vincent. Napaka-detalyado nung kanyang mga sinabi kanina. Marami rin tayong matututunan. Ano po. Eh, Kuya Bong naman. Kuya Bong! Basta nandito lang kami para sa'yo, ha? Ah, Kuya Bong. Pambihira. Eh, isa sa mga nakikita ko mga kapapi, yung love life. Love life. Love life. Darating din yan, Kuya Bong, ha? At mag-pray ka lang, no? Kuya Bong. Alright? Alright. So, yun, hanggang dito na lang po muna mga kapapi. At medyo mahaba-haba na rin po yung ating vlog. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng mga nanood at nakaabot sa part na ito ng ating vlog ngayong araw. Alright? Alright! Makita kayo sa next vlog mga papi. I love you and never say goodbye. Tomorrow is another day! Another day. Tira banat mga papi. Tira na po. Woo! Umihirit ka pa po.